Good day mga ka-riders, this is me again, Nel the Amputee Rider, and welcome back sa aking channel of Motovlog. So ngayong araw na to ay magre-replace ako ng 13 grams na flyball sa aking Honda Beat FI version 2. So inasahan ko na magkaroon ng konting dagdag yung hatak niya. So before we proceed, ito yung mga tools na gagamitin natin pangbaklas ng ating panggilid. Yung 22mm para sa pagbaklas ng pulley at saka ito pwede rin ito, 22mm na wrench. Tapos itong 8mm na Y wrench. Or itong, saan ito? T wrench. Ito yun. Basta 8mm pwede. Yung pangbaklas ng ating crankcase cover. Tapos the most important, ito yung ating Y tool 2. Ito yun para sa ating panggilid. So simulan natin dito sa pinakagitna, yung pinakamataas na screw. Huwag niyong kalimutan yung pinakagitna or yun ang pinakamataas na screw, baka magkabaliktad sa military yan. Dahan lang. Okay. Huwag ipilit kung ayaw, di ba? Para hindi magproblema. Ito yan, medyo matigas. Pangingay ng aso ah. Patayin mo nga yan. Pangingay ng aso. Ang aso, huwag ang video. Huwag mong patayin. Yung aso na lang. Para madali tayo sa yan, Department of Dogs. Giniato ba mo? Department of Dogs. Department of Animal Welfare and Development Office. Iwan ko lang. Aba sa Department of Dogs. So ito na yan, nabaklas na natin yung ating pulley. Tapos next, yung gagamitin natin is yung white tool. Ilagay muna natin dito sa dalawang butas para may pantakip butas. Yeah, siya yung mag-hold sa pulley para hindi magto-turn habang binabaklas natin yung kanyang nut. So gagamitin naman din natin yung 22mm na socket wrench. Pwede din yung back wrench or anong tawag doon. Hindi ako sigurado, hindi ako mekaniko talaga. Huwag kayo mag-rely sa akin. Tapos babaklas na natin yung nut. Tapos ang kasunod nito is yung washer. So para hindi kayo malito, i-arrange niya lang yung pagkalagay niya para hindi kayo malito kung anong susunod, lalo na sa mga baguhan din. The next is yung ating drive face. Kukunin na muna natin yan. So kukunin muna natin yung white tool natin. So ito, hindi matigas. Ito na yan. So yung kasunod is may malaking washer doon sa gitna. Kunin mo natin tapos ilagay sa drive piece para hindi mawala anong kasunod. Para malaman natin kung anong kasunod natin pagbalik natin ang ating pulley. Tanggal na itong ating pulley. So, tapos kasunod yung slider niya. So dito yung flyball na sa gitna yun. Naiwan yung isa doon. Nahulog. So yung slide piece.
So ito yung isa. Tapos ilagay na natin yung ating 13 gram Racing Monkey Fly Ball. Nabili ko to sa Shopee around 350. Kasama na yung shipping. Siguro yung price talaga niya is 250 lang. Tapos 100 yung shipping. Ayun, 350. Ah, naghanap ako ng ibang brand nito, yung Kuso. Kasi yung maganda talaga yung Kuso, kaso wala eh. So ito lang yung may available na 13 gram. So try na lang natin tong brand na to. Kung okay ba, hindi ko pa ito alam kung anong performance ito. Kung madali ba siyang magkakanto ay hindi. So balik na natin. Simple lang. Lagay natin ang spacer. Tapos yung malaking washer. Huwag kalimutan. Tapos yung drive face natin. Belt muna, tapos drive face. So, belt muna, tapos washer, tapos drive face. Ito yung drive face natin. Okay pa naman, wala pang problema. Hindi pa na pa malalim yung daanan ng belt. Tapos itong para sa Kickstarter. Tapos yung maliit na washer, tapos finally yung nut. Okay. Madali lang talaga yan. Hindi kailangan ng mekaniko. Gagastos ka pa ng around 350 to 400 siguro pagpakabit lang ng fly ball. So bago gamitin natin yung 22mm na back wrench or itong socket wrench, lagyan muna natin ng Y-tool. So Y-tool ang gagamitin natin dito. Yung Y-tool pala is yung nag-hold para hindi siya makabitaw. So yung Y-tool yung gagamitin natin para makapag-hold ng drive face para hindi siya umikot habang hinigpitan natin. Okay? So, ganyan lang kadali magpalit ng fly ball. Ang hinigpitan natin, so higpitan pa natin to ng wrench or back wrench. Close range or open range. Ayan ko kung anong tawag nito. So, higpitan natin para sigurado bago natin ilagay yung ating crankcase cover. Yun. Tapos, try na natin mamaya kung anong epekto ng 13 gram. Kasi yung stock natin is 15 grams. So, nagbawas tayo ng mga 2 gramo para makuha talaga yung eksaktong sitting natin para sa bigat ko. Bigat ko naman is 68 kilogram, around 68 to 70 kilogram. So medyo malaki-laki na yung chan ko ngayon. So mabigat na siya. So kailangan ko na mag-adjust ng weights or roller, ang tawag roller weights. Okay. So ngayon ay kukumputin natin yung ating fly ball. So 13 grams times 6 equals 78. Yung stock naman natin is 15 grams times 6 equals 90. So 90 grams minus 78 equals 12. So overall 12 lang yung nabawas natin. 12 grams lang yung nabawas natin sa total weight ng ating fly ball. Okay. So ibalik na natin yung crankcase cover. So try na natin yung kanyang arangkada kung nadagdagan nga ba or hindi. Pagdarin muna natin. So yung kasalag ko yan, nakikita nyo ang video kanina sa pag-test ko ng kanyang hata kung medyo nadagdagan ba ng konti. Yun. Medyo may konting arangkada na dagdag.
super maganda talaga yung 13 gram para sa akin is medyo may konti ng hatak, hindi na bitin sa arangkada. So far sa review ko sa 13 grams is okay naman. Medyo nagkaroon tayo ng konting hatak. Hindi na delayed yung arangkada niya. So yung top speed na lang yung try natin kung kasunod kung giniagawa mo. So next content ko guys is yung fuel consumption ng ating Honda Beat FR version 2. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sana suportahan nyo din ako and also click the notification bell para magiging updated kayo sa sunod na video ko regarding my motovlog, DIYs and travels. So maraming salamat at God bless sa ating lahat.